Salamat, Pipit! Bagong bahay! Pinapanood nyo yung mga vlog natin at nasimulan nyo yung pag-uumpisa natin sa vlog sa vlog na, vlogging ng pag-iibon dito natin pinalipad si Tweet yung unang ibon na pre-flight natin dito sa lugar na to. Ito ay hollow block pa lang na mababa nung ginawa natin yon. At nakita nyo, nung binabalibag natin sila dito, umiikot siya dyan, papalik sa atin. Ngayon, ito na siya, yung unti-unti nating napagawa dahil sa hobby ng pag-iibon. Ang hobby po ng pag-iibon, kung meron po kasi tayo mga kahabi na nagtatanong sa akin, kung mag-invest po ba kami sa ibon, maganda po ba na maging yung balik? Balik ng investment, maganda po ba? Sa akin po, kung tayo papasok sa pag-iibon, huwag nating asahan na maging maganda yung return ng investment nyo, na maging negosyo talaga yung pag-iibon. Kasi, hobby lang po talaga ang pag-iibon. At kung magiging passion natin yung pag-alaga ng ibon, at may enjoy natin yung pag-alaga ng ibon, doon po magiging maganda yung hobby ng pag-iibon. Pero kung investment yung isipin nyo, ay hindi po, no? Kung ang pag-iibon po ay magbigay sa atin ng blessing, additional factor lang po yun. Pero the main reason bakit tayo nag-iibon, dahil po doon mismo sa hobby, no? Doon sa nagiging masaya tayo na inalagaan natin yung mga ibon, doon napaparami natin sila at napipre-flight natin sila. Yun po yung magiging main reason ninyo kung papasok kayo sa hobby ng pag-iibon. So ito pong achievement natin, yung magiging product, achievement, mula sa pag-iibon, ay additional blessing lang po ito, no? At buong pagmamalaki ko po, na pinagmamalaki sa inyo, na sa libangan, yan, ang ganda na nagawa natin. Yung mga materials na pinagastos natin dyan, labor, lahat, galing po yan sa libangan natin. No? Yung ground floor, hindi po yung sa pag-iibon. Pero itong second floor, lahat po yan, hanggang third floor, ay galing sa mga, sa pag-iibon natin. Services natin, sa shipping ng pag-iibon, sa shipping na request niyo, sa Luzon Size Mindanao, nag-ship tayo ng ibon. Yung mga nagre-request po na kahabi natin na magkaroon ng properly documented na ibon, yun po yung nagiging ino-provide nating service. Nagdi-DNA service din po tayo para sa mga gusto malaman yung gender ng mga alaga ng ibon. Ganun din ay ano ba yun? Ganun din po pagka meron kayong mga ibon na nire-request, yun po. Ito po yung bunga nung suporta ninyo sa YouTube channel ng Hobby ni Daddy at sa Facebook page natin. At ito ang naging magandang magiging masasabi kong token or reward. Ano? Reward. Hindi, yung
achievement. Memory, parang ganun. Basta yun. Basta ito yung ano. Tuwing makikita ko to, no? Taas na ko kahit kanino, sabihin ko. Ito ay bigay ng aking libangan. Ang libangan na minahal ko na sa loob ng mahigit na 17 years na na napamahal sa akin ang libangan. Ito sinuklian ako ng isang bagong tahanan. Hindi pa man po tapos na tapos yung bahay. Marami pang, meron pang mga konting kailangan gawin. Pero almost finished na. Kaya yan, natutuwa akong ipakita sa inyo yung bahay mula sa hobby ng pag-ibon natin. Okay? Angat tayo sa taas. Okay na yan, naka-play na to. Okay, ito yung third floor natin. Dito rin natin lalagay, dito natin makakasama yung ating mga alagang ibon. Pagka natapos natin yan, hindi natin matapos-tapos. Pero dadating din ang time, matatapos natin yan, magkakaroon ng laman yan. At mas mai-enjoy natin yung hobby, no? Na ito yung trophy nung ano natin, pinaka-trophy nung hobby natin ng pag-ibon. At dito natin sila din lalagay. Kasama sa bahay pa rin. Tapos, yung taas nito, yung magiging pre-flying deck natin, bukod dito sa baba, maglalagay pa tayo sa taas. Para pwede tayo sumampa doon. Para pag nagpalipad tayo, kitang-kita natin lahat. Kasi dito sa part na to, merong mataas na, ayan, hindi natin din masyado makikita. Kung dito lang tayo sa baba. Kasi kalibel siya ng ano natin, yung pagka umikot yung ibon doon, hindi natin tayo makikita. Pero kung nandito tayo sa ibabaw nito, kahit saan pumunta yung ibon, dito tayo. Dapat mapagawa natin to, mapalagyan natin ng taas to, tapos dyan tayo magpapalipad ng mga ibon na pipripay natin. Matagal yung proseso kasi paunti-unti lang naman yung ginagawa natin. Pagka nakakaipon tayo, saka lang tayo nagpapagawa. Kaya hindi ganun kabilis. Pero at least nakikita natin merong kinapupuntahan yung ating yung kinikita natin mula dun sa YouTube channel, sa product and services natin na related dun sa hobby natin. So yun mga kahabi, salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa pagtangkilik ninyo ng ating product and services. Sana ipatuloy nyo pong suportahan yung ating channel kahit nabihira tayong makagawa ngayon ng vlog. Salamat mga kahabi sa inyong suporta at panonood. God bless po.